sa atin po ang biyaya, awa, habag, papala, kapayapaan, katotohanan, pag-ibig mula kay Yahweh. Isang magandang araw po muli sa bawat isa. Isang paksa po natin, isang paksanan man po ang ating pong pagkakaloob sa araw nito. At ito po ay hinggil dito sa mga huwad na guro. Dito po sa pangalawang Pedro, patuloy. Uno, noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Ano po ba yung huwad? Ang huwad po ay hindi totoo, mali, hindi tunay, hindi tama, walang katotohanan, artipisyal, palso, lilo, mapagdaya, hindi tapat, manlilinlang, baligho, sinungaling, sala. Yan po ang synonyms ng salitang false o huwad. Gaya nga po nung aking nabanggit, hindi po totoo. Kaya nga, huwad. Ayan po. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. So, ito po ay mga bulaang guro, mga hindi totoong guro, mga maling guro, mga hindi tunay na guro, hindi tamang guro, mga walang katotohanang guro, artificial na guro, mapagdayang guro, hindi tapat na guro, manlilinlang na guro, sinungaling na guro, salang guro. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Tatandaan po ninyo, ang idudulot nitong mga maling aral na ito ay kapahamakan. Ano po? Hindi po kabutihan, kundi kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang may hikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Sa kanilang kasakiman, lililangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Yan po muna tayo sa hanggang 3. Ano po? Yan po maliwanag na sinasabi na kung nung una may lumitaw sa Israel na mga propeta na huwad. Sabi niya, darating din sa gitna ninyo ang mga huwad, mga sinungaling, mga hindi totoong guro. At sila ay magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Paano po ba natin malalaman kung ang isang guro ay sinungaling? Ito po ang batayan para malaman mo na ang isang guro ay sinungaling. Una, sabi dito, kanilang itatakwil yung Panginoon na nagligtas sa kanila. Ayan na, para maintindihan po natin. Ano? So, paano bang naitatakwil yung nagligtas? At saka, saan po ba iniligtas? Ano po? Kung matatandaan niyo po, binanggit dito yung sa Israel, ayan po. Yun pong Diyos na nagligtas sa Israel sa pagkakaalis sa Ehipto. Yan po yung binabanggit dito. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil. Ayan. So, baka ho hindi napapansin ng napakarami ito. Sino po ba itong nagligtas sa kanila na kanilang itatakwil? Ayan. Kung mapapansin po ninyo, malimit na yung salitang pangalang Jesus, Jesucristo, ayan. Tatandaan ninyo na nung una pa man, tutol na po tayo na ang pangalan niyan talaga ay Jesus. Ano po? Hindi po talagang Jesus yan. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, mas marami ang naniniwala doon sa pangalang Jesus. Bakit?
Kasi po, dito po, at marami silang may kayat na sumunod sa kanilang kahalayan. Ayan. So, ngayon, paano natin makikilala? Kapag yung pong nakita po ninyo na, kasi ang pinagbabatayan dito yung dami, yung dami po nung kanilang samahan o ng kanilang reliyon, di umano, eh, milyon-milyon na po sila. Ayan. So, ito po yung magiging batayan natin at binigay na rin naman niya kung ano yung pagkakakilanlan nitong mga huwad na guru na ito. Ito mga sinungaling na guru na ito. Ano? At sila talaga ay magtuturo ng mga maling aral. At yung maling aral na yon, yun ang magdudulot ng kapahamakan doon sa bawat isang makakarinig. Ano po? Kaya, mahalagang mahalaga na maintindihan natin kung ano yung sinasabi ni Pedro. Pedro na apostol. Ano po? Ayan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil. Paano mo na itatakwil? Madali lang po naman eh. Dito po sa Judas 1.4, sabi niya, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo o si Yahwasay, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pamanguna, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Dito po maliwanag na sinasabi niya na, miski ho doon sa ating binasa kanina na yung Diyos ay hindi natutulog sa gagawing pagpaparusa sa kanila. Ano po? Kaya nga dito maliwanag na sinasabi niya na sila'y ayaw kumilala doon sa Diyos at binabaloktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan katuwiran ng kanilang kahalayan. So paano po nagiging sistema nitong mga taong ito na mga bulaan, mga sinungaling, mga hindi tunay o mga hindi tama, mga walang katotohanan. Kaya nga sinungaling nga po, edi wala nga pong katotohanan. Yung pong mga aral nila ay hindi po ninyo mababasa sa kasulatan. Tatandaan po ninyo yun. Yun po yung ating pinagbabatayan. Ito po, balikan natin po itong pangalawang Pedro. Ano po ba ang sabi niyan? Dos, at marami silang may kayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masasama. Kalaan niyo yun daw pong daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Bakit po? Kasi nga po yung mga mangaral na ito, mga huwad na ito, mga sinungaling na ito, ipinaiisip nila doon sa kanilang mga congregants o yung tinatawag na mga miyembro na yung utos na sinasabi nila ay utos ng Diyos. Kaya nga, lalabas ngayon na pati ang wika, yung daan ng katotohanan, mapaparatangan ng masama. Alin po ba yun? Yun pong abulo yan na wala sa kasulatan. Na tuwing may pagkakatipon, kinakailangan kang mag-aabuloy. Ano? Tres, sa kanilang kasakiman, bakit hindi sakim? Ay ito pong mga ito ay talagang walang ginawa kundi magsinungaling, mandaya doon sa kanilang mga miyembro. Lililangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Ano? Eh dito, matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Muli po, meron po itong pangalawa serye at sundan po ninyo. Ganun din po, akin pong ipinapanawagan sa inyo na isubscribe po ninyo yung bawat video para po kayo ay mabigyan ng kopya tuwing may bago po tayong video. Muli po, maraming salamat. Ito po si Brad Emmanuel Umali.